Nagsagawa ang Philippine Air Force, PAF, ng serye ng maritime surveillance operations para makita ang mga posibleng nanghihimasok sa hilagang hangganan ng bansa. Sinabi ni PAF Public Affairs Chief Colonel Maria Consuelo Castillo na ang isang C-295 aircraft ay nagsagawa ng flyby sa Itbayat, Sabtang, at Babuyan Islands na sumasakop sa hilagang karagatan ng Pilipinas. Sinabi ni Castillo na ang maritime surveillance operations na sumasaklaw sa hilagang dulo ng Batanes Island ay isang paralel na pagsisikap ng PAF upang pahusayin ang malawak na external defense mission ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa loob ng hilagang seaboard ng bansa. Ang aerial operations ay komplementaryong mandato ng PAF na magbigay ng suporta sa Northern Luzon Command, NOLCOM, Maritime Air Patrol, MARPAT, operations. Sa takbo ng mga operasyon, sinabi ni Castillo na, walang makabuluhang aktibidad o nakita ng mga nanghihimasok ang naiulat. Ang surveillance operations ng PAF ay dumating ilang araw matapos bumisita si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., at AFP Chief of Staff General Romeo Bruner Jr. sa Naval Detachment sa Nevulas Island sa Batanes, na nagutos sa AFP na pataasin ang takbo ng mga operasyon para pangalagaan ang teritoryo at soberanya ng bansa. Inutusan din ni Teodoro ang AFP na dagdagan ang presensya ng mga tropa sa Batanes habang ini-inspeksyon niya ang isang Naval Forward Base Maato sa Bataan Island, Batanes. Nanawagan din siya para sa pagbuo ng higit pang mga istruktura na binanggit na ang Batanes ay ang spearhead of the Philippines as far as the northern baseline is concerned.